Brando! Mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sophia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na, huwag mo nang ituloy! Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaking ito sa aking anak! At dapat sa lalaking ito ay mamatay! Huwag! Lalo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo! At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghihiganti na bunsod ng galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Kumusta na ang negosyo, Ate Mabel? Okay lang naman. Nakadalawampu tayo nang pumasok sa araw na to. Ano? Dalawampu? Ang dami naman. Ibig sabihin, nakikilala na talaga ang security agency na to. Asya nga pala, talaga bang wala na kayong komunikasyon ni Nathan? Wala na. Teka, bakit mo naman naitanong? Kwan kasi, palagay ko ay tinamaan sa'yo ang kuya ko. Alam mo, halata ko na may gusto sa'yo si Congressman Brando Sanchez, my friend! Ha? Oo. At kung ako ang tatanungin mo, boto ako sa'yo. Teka, may pag-asa ba ang kuya ko sa'yo? Ha, friend? Meron ba? Ano ulit yung sinasabi mo, Mendez? Nakahanda na ba akong malaman ang alin? Ha? Meron ba akong dapat na malaman? Eme, may nakaharap po sa inyo. Sige, papasukin mo. Hindi pa tayo tapos, Mendez. Makakaalis ka na. Excuse me po. Kumuntik na ako doon. Kung bakit kasi wala nang ginawa ang hepe na to, kundi pag-initan ako. Kasalanan ko ba kung pinumbot nila akong hepe? Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Hindi ko naman hiniling na maging hepe ako. Bakit niya ako pinag-iinitan? At di labaga, inaagaw ko ang posisyon niya. Ha? May tumatawag sa akin. Sasagutin ko. Hello? Ha? Sigurado ka? Naririyan na sila ngayon? Sige, hintayin ninyo ako. Parating na ako dyan ngayon.
pagkasaya kayo. Maya-maya lamang magsisi dati nga lang mga babae galing sa probinsya. Ito si Estubili, pare. Ha? Nasaan ang mga babaeng sinasabi mo? Ito si Estubili ba? Pakita mo naman kung ganon ang pera mo bago mo makita at matikman ang mga babae. Ganon lang yun. Walang problema, pare, sa pera. Marami akong problema. Badong, ilabas ang mga babae. Itaas ang mga kabay at huwag kikilos. Mga alagad kami ng butas. Pare! 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 Ano gagawin natin? Ano ba? Di tumagbo luwawan kung kinakailangan. Takbo na! Magsitin ka kao! Hindi kami magpapawali sa inyo ng buhay. Itong sa inyo! Mga kasama! Kinabas ang sasakyan! Ako naman! Bakit mo naman nasabing may gusto ang kuya mo sa akin? Wala pa kasi akong nababalita ang idinidate ng kuya ko eh. Maliban lamang sa'yo. Kailangan pa bang sasabihin sa'yo ng kuya mo kung sino ang idinidate niya? Malay mo, may nobya na siya, pero hindi pa niya pinapakilala sa inyo ng papa mo. Alam mo, kilala ko ang kuya Brando ko. Kung babae rin lang ang pag-uusapan. Stick to one yun. Hindi tulad ng iba na mahilig mang babae. Ang kuya ko, tapat yun sa babae. Hindi yun nanliligaw kung hindi rin lang niya kusunada ang isang babae. Talaga? Oo. Tulad nung high school pa lamang kami, may kursunada siyang babae. Alam mo ba na hindi nanliligaw sa iba ang kuya ko maliban dun sa nobya niyang yun? Dinala pa niya sa bahay at kaagad na ipinakilala kina papa at mama. Buhay pa nga nun ang mama ko eh. At mula nun, lagi na lang dinadala ni kuya sa bahay ang babaeng yun. Pero, hindi rin nagtagal ang relasyon nila eh. Nawala rin. Siyempre, bata pa naman noon si kuya eh. Eh, ngayon nga lang ulit siya nagka-interest sa babae eh. At ikaw yun. Babaeng ito, oo. Wala pang ang sinasabi sa akin ng kuya mo eh. Pinapangunahan mo na siya. Maniwala ka sa akin. Type ka ni kuya. Hello, ladies? Oh, speaking of kuya. Hi, kuya! Anong ibig sabihin ng mga ikinulong mo ngayon? Nag-bypass po kami at nahuli sila in the act. At sinong nabigay sa'yo ng order para salakayan ang lugar na yun? Sir, sinabi ko sa inyo na may mangyayaring pat session sa lugar na yun. Sinabi mo sa akin pero hindi mo hinintay ang desisyon ko kung kailan kayo magbabaybas. Sir, sinamantala po namin kasi ang pagkakataon. Mahalaga po ang bawat segundo. Kahit pagkatanggap po ng impormasyon, nakasalukuyang nagpapatsesyon ang mga adik. Kumilos na po kami agad. Talaga bang hinahamon mo ako, Mendez? Hindi ho, Hepe. Kung ganon, bakit ka kumilos nang wala akong niutos? Kumilos ka nang hindi ko nalalaman. Anong ibig mong palabasin dito? I-bypass ako na superior mo? Ha? At bakit? Para naman sa promosyon mo, at ang mapalitan ako, ha? Wala pa akong ibang intention sa ginawa ko, kundi ang gawin ang trabaho ko, Hepe. Ganon. Gawin ang trabaho mo at paano naman ako? Uwi na lang, hiya mo ako! Hindi po yan ang aking motibo, Hepe. Ang sa akin lamang ay para mahuli ang mga lumalabag sa batas. Mukhang napapadalas ka dito sa security agency ko, kuya, ha? Bakit?
Masama ba, Altea? Di naman. Medyo naninibago lamang ako. Masanay ka na dahil baka hindi magtagal ako nang papalit sa'yo bilang security agency manager. Kuya naman, may plano ka pa yatang palitan ako ah. Biro lang naman. Ito naman ako. Alin ko pa itong security agency mo, congressman na ako. Kulang na nga ang oras ko, maliban kung merong isang babae dyan na handang tulungan ako sa pagpapatakbo ng security agency na to. Naku, at balak mo talaga akong palitan ha, kuya? Hindi naman kasi bagay sa'yo ang ganitong negosyo eh. At isa pa, anin mo pang negosyo ito dami-dami ng negosyo ni Papa na mas bagay sa tulad mong ba eh. Eh bakit kasi ito ang kinukuha mo eh? Binagay na nga sa akin ni Papa ang security agency na to eh. Pamahalaan ko. Kasi dito ko nakita ang babaeng nagmamay-ari na ng puso ko ngayon. Alam mo na siguro kung sinong babae. Etong si Mabel. Naku, ibang klase ka rin manligaw, kuya ha. Sinasangkalan mo pa ang negosyo ko sa panliligaw mo. May maaasahan ba ako sa'yo, Mabel? Ha? Naku, kaingit naman tong dalawa. Makaalis na nga muna bago ako langgamin. Ayon sa informant ko, ay pag-aari ng isang opisyal ng gobyerno ang gusali kung saan naganap ang patsesyon. Oh, kailangang mapaamin ko ang kahit isa lamang sa mga nahuli ko kung sino ang kanilang big time boss. Narito na ako kung saan nakakulong ang mga nahuli. Gagamitan ko ng reverse psychology ang mga taong ito hanggat mapaamin ko kung sino ang kanilang boss. Yaya Shion, saan ka ba galing? At ginabi ka? Ma'am Sofia, pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Madalian kasi ang pagpapapunta sa akin ni Nathan doon sa tirahan niya. Ha? Bakit? Pakiramdam kasi niya pinag-iinitan na siya ng kanyang hepe. Ano? Oo, Ma'am Sofia. Ayon kay Nathan, ay hindi maganda ang ipinapakitang ugali ng kanyang hepe. Siya lang ang pinag-iinitan eh. Hindi ng kanyang makasamahan. At may hinala si Netaan na may kinalaman ang init ng ulo ng kanyang hepe dahil sa nangyari noon. Nangyaring ano? Kung maalala mo, ang pagkakahirang sa kanya bilang hepe ng pulisya. Dahil na rin sa impluensya mo noon. Oo, pero tinanggihan naman niya. Teka, ano bang pangalan ng kanyang hepe? Ricardo Sanchez. Ricardo Sanchez? Oo. Ang walang hiya. Wala na talagang ginawang maganda kay Nathan. Sofia, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Ang sabi ko, dapat na sigurong makarating sa kinauukulan ang ginagawa ng heping yun kay Nathan. Yun na nga ang gusto kong gawin ni Nathan eh. Ang sabihin na ang totoo sa kanyang hepe. Sabihin ni Nathan ang totoo sa kanyang hepe? Anong ibig mong sabihin, Yaya? Ano? Gas ka talaga, ha?
Ayun, hindi ka pa rin ba magsasalita? Sino ang supplier ninyo ng droga? Sino? Alam. Hindi mo alam? Sige, makipagmatigasan ka sa akin. Titignan ko lamang kung hanggang saan ang katigasan ng ulo mo. Morales! Sir. Yung laba ha, iabot mo sa akin. Anong gagawin mo sa laba, Mendez? Hindi rin lang nagsasalitang ungas na ito. Mas mabuti siguro kung tutuluyan ko na siyang hindi pa pagsasalitain. Puputulan ko ng dilang ungas na to. Hindi rin siya makapagsasalita ng tuluyan kung ganun, sir. Talaga? Hindi rin lang siya nagsasalita. Itutuloyan na natin siyang huwag pagsalitain. Huwag! Papalangawan niyo na. Huwag ninyong putulin ang dila ko. Huwag, mababawa kayo. Pwes, mabawa tayo. Uling katanungan ko na ito sa iyo. Sino ang supplier ninyo ng droga? Si Congressman po. Si Congressman? Ang dami-daming Congressman. Sinong Congressman ang tinutukoy mo? Si Congressman Brando Sanchez po. Ha? Ano naman? Hindi lang pa nasasangkot sa pagbubunta ng bangko ang brand niya. Hindi pati pala illegal na droga ay pinasok na rin. Sir, anong gagawin natin sa ukas na to? Ibarik siya. Pero hindi na sa dati nitong selda. Baka ipapatay yan. Kawawang pamilya. Anong ibig mong sabihin na sasabihin ni Nathan ang totoo sa kanyang hepe? Na anak nito na congressman ang siyang pasimuno sa nangyaring nakawan sa bangko. Ano? Oo. Kaya hindi magawang i-report ni Nathan ang natuklasan nito kaugnay sa nakawan sa bangko dahil magkasabwat ang manager ng bangko at ang congressman. Ano? Delikado nga ang lagay ni Nathan kung ganun. Hindi kaya kasabwat din ng hepe ng pulisya sa krimen ang kinakasangkutan ng kanyang anak? Hindi natin alam. Ganun pa ba? Hindi ako naniniwalang kasabwat si Cardo. Eh, ma'am, may sinasabi ka ba? Ha? Ang sabi ko, delikado nga kalagayan ni Nathan. Kailangang may aalalay sa kanya. Nagtapatan ng pag-ibig si Brando. Pero wala akong nararamdaman kahit nakatiting na pag-ibig sa kanya. Ate Mabel! Ate Mabel! Ah, friend, ikaw pala. Good morning, bossing. Bossing ka dyan? Oh, hindi ba bossing naman kita talaga? Maganda na nga yung tawag mo sa akin na friend lang eh. Pinalitan mo pa. Eh, anong gusto mong itawag ko sa'yo? Ikaw ang manager ng security agency na to. Althea, o kaya friend? Okay, sinabi mo eh. Teka, nagmumukha na yatang flower shop tong security agency natin ah. Mamaya niyan eh, hindi na mukhang security agency to it. Mamaya niyan eh, hindi na magmukhang security agency to, kundi flower shop na. Ay nako, ewan ko ba dun sa kuya mo? Sinabi ko na sa kanya na wag na akong padalhan ng flowers, pero ang kulit. Sabi ko sa'yo eh, ibang klase kung umibig ang kuya ko. Talagang ipapamper niya ang babae. Magiging mata at tainga ni Nathan, pero hindi magpapakita kay Nathan. Oo. Police si Nathan. Hindi niya kailangan ang bodyguard, pero sa uri ng kanyang trabaho, kailangang may aalalay sa kanya. At yon ang gagawin ko. Ang bibigyan ko siya ng lihim
naaalalay sa kanya saan man siya pumunta. Minsan na siyang nawala sa akin. At hindi ko nakakayanin pa kung tuluyan siyang mawawala sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan siya. Eh, kaya nga eh. Lalong mainit sa kanyang kanyang hepe. Naiinggit ang kanyang hepe. Pakiramdam ng hepe, inaagaw sa kanya ni Nathan ang kanyang ranggo. Sobrang mag-hepe yun. Masyadong gahama sa posisyon. Oo nga eh. Hindi tuloy maituro ni Nathan kung sino ang nasa likod ng bank robbery. Dahil sangkot ang anak ng kanyang hepe sa bank robbery na yun. Kaya nga, dapat lang na magkaroon ng protection si Nathan. Dahil malamang ay pinoprotektahan ng hepe ng pulisya ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa krimen. Friend, salary din mo bukas. Anong plano mo? Ah, tulad ng dati, mag-grocery. Mamamalengke ng stock sa bahay. Hindi ka ba magsha-shopping? Magsha-shopping ako? Hindi ba't kasasabi ko lang sa'yo na mamamalengke at mag-grocery ako? Iba ang grocery at palengke sa mall, no? Alam mo, mas importante sa akin ang maintenance ng tatay ko at makapag-ipon. Mahirap kasi ang walang pera ngayon. Eh, bakit mo pa kasi poproblemahin ang pera eh? Magiging asawa ka naman ng congressman. Ano? Ikaw talaga, oo. Paano ka naman nakakasigurong magiging asawa ko ang isang congressman, Abel? Eh, sagutin mo lang ang kuya ko. Pakakasalan ka niya kaagad. Wala namang sinasabi sa akin ang kuya mo tungkol sa kasal. Di pa nga niya siguro sinasabi sa'yo, pero nabanggit na niya sa akin. Uy, magiging maghipag na nga tayo niyan. Dapat lang pala na ang itatawag ko sa'yo ay Ate Mabel na talaga o kaya'y hipag. May tumatawag sa landline. Siguradong kliyente natin to. Ah, sige, sagutin mo muna yung tumatawag at pupunta na ako sa loob ng opisina ko. May kukunin lamang ako doon. Okay, sige. Sanchez Security Agency, hello. Opo, ano pong kailangan nila? Ah, sige po. Pumunta na lamang kayo dito. Opo, pwede po. Basta po kumpleto na ang requirements nyo. Ah, ano po pala ang pangalan ng kliyente? Ano po? Pakiulit? Ho? Ano po? Sino kaya ang tumawag na yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, Jun Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.